Umuwi ng bangkay ng OFW na si Nelson Salunga sa San Fernando, Nueva Ecija. Si Nelson ay nasawi sa vehicular accident sa kasagsagan ng pag-ulan at pagbaha sa Uwakila, northern border ng Saudi Arabia, Nobyembre noong isang taon. Yan ang Balitang Middle East ni Omar Balindong. Maigit na lang buwan at 13 araw ang inihintay ng pamilya ni Nelson Salunga ang kanyang bangkay bago ito naiuwi sa San Fernando, Nueva Ecija. Nasawi si Nelson noong November 18, 2013 sa Uwakila, northern border ng Saudi Arabia. Sakit at apdi ang naramdaman ng mga naulila ni Nelson. Mahirap pong tanggapin pero pinipilit po namin tanggapin. Ngayon ang kumay sa akin pa sa puso. Tatlong araw bago siya namatay, nakapagtig sa tumawag pa raw sa kanyang pamilya si Nelson. Ang sabi niya, "Ma, kumusta kayo dyan? Init na eka ako, napakalayo eka si namin. Gusto ko lang marinig ang boses ng anak mo, sana mag-iingat kayo palagi dahil ako dito nag-iingat. Kasi malapit na rin naman eka tayo magkita-kita. Sa isang taon na ang uwi ko, pero uuwi eka ako ng Marso." Sabi ng kanyang mga kasama sa kumpanya, hindi rin daw mapakali si Nelson at laging tumatawag sa kanyang mag-ina upang kumustahin at palalahanan sa araw-araw nilang gawain. Sakay ng dump truck sina Nelson at dalawang Pilipino para pumasok sa trabaho. Tumatakbo raw sa tuling 120 kilometers per hour ang dump truck na minamaniho ng Nepalese sa kasagsagan ng malakas na ulan. Akala po niya, buo yung karsada sa kabila, nilihisan niya yung truck na nakabagsak. Yung paglihis po niya na ngayon, ilang minuto lang, ayun po, bumagsak na yung truck namin, tatlong bagsak, yung pangatlong bagsak, sa tubig na mismo. Kasi pagkatabi lang kami ni Nelson, sa akala ko naman, yung tatlong beses na yung paglundag namin, akala ko tumayo siya na didiretso sa kabilang kwan, doon sa kabilang bakante doon. Akala ko, eh doon pala, siguro na sa impact na yun, na siguro nag-collapse na siya. May 1,000 metro ang layo ng pinangyari ang aksidente sa kampo ng Alrosan Company na kanilang kumpanya, kaya dumating ang mga katrabaho at iniahon ang dump truck sa pagkasubsob. Barahan yung tubig na umaagos para makita namin yung bangkay. Ngayon, nung nabarahan na po, hinila po ulit truck, umangat yung truck. Siguro po, nakabitaw sa pagkakaipit yung namatay. Tapos, marami na pong dumating na pulis, may mga rescuer na dumating. Hanggang sa matingin po ako sa isang lugar. Nang matingin po ako doon, nakita ko yung bangkay ni Nelson na nakasadyad doon sa may gilid ng buhangin. Nagpapasalamat ang mga Pinoy sa Alrosan Company sa tulong ng Guardians Agui na ipaalam sa imbada ang nangyaring insidente. The following day pa po natin nalaman at nakuha lahat ng mga kontak nitong mga kasamahan niya at naibigay naman natin sa imbada at nagkaroon ng mga kontak sila mismo na dito sa mga kaibigan at mga kasamahan nitong nasawing kababayan natin. Nagbabalita sa Middle East, Omar Balindong, Buraydah Kasim, Saudi Arabia.